Amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good noon. Oh, magandang araw po sa bawat isa. I believe that the Lord is with us. And the Bible said that He inhabits in the praises of His people. Every time that we worship God, we believe that the Lord is with us, na pinagpapala tayo ng Panginoon, sinasamahan tayo ng Panginoon. Every time we worship the Lord, napakasarap na malaman mo na kasama mo ang Panginoon, na hindi ka nagsasalita lamang sa hangin, kundi ikaw ay naaapektuhan ng kapangyarihan ng iyong sinasamba. So praise the Lord, and welcome po sa ating pong series break ngayong araw na ito. So next month po, ang series po natin is entitled Identity, Discovering Your Spiritual DNA. Kasi every time you forget your DNA, kung sino ka talaga, may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo. So we must always have to remember our core. Kinakailangan na lalaman mo yan, nakikita mo sino ka ba as son of God, makikita mo yung mga benefits nito, makikita mo yung katotohanan. Kailangan mamuhay tayo kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. So ibabalik ng Panginoon yung tunay na pagkaunawa natin pagdating sa kung sino man tayo, sino tatay mo, ano yung pinanggalingan mo, ano yung kapangyarihan na binigay sa'yo ng Panginoon, ano yung kakayahan mo, ano yung mga bagay na kung saan limitado tayo. So kinakailangan malaman po nating lahat yan. So napakaganda po niyan yung susunod na series natin, Identity. So today po, welcome po sa series break natin. I believe na pinagpala tayo ng Panginoon sa mga nakaraang mga topics natin. Pero napakaganda po natin, let's end this month with a bang. So lahat po tayo ngayon ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. What if lang naman, dumating ang panahon o dumadating talaga ang panahon na hindi mo na maintindihan yung mga nangyayari sa iyong paligid. Nung una pa, kinakaya mong intindihin yung mga bagay-bagay, but kinalaunan habang bumibigat yung pagsubok o kaya parang wala nangyayari sa iyong buhay, napapakanta ka na lang ng kung wala ka nang maintindihan. Ano ang gagawin mo sa panahon na hindi mo na maintindihan yung nangyayari sa buhay mo? Hindi mo na naiintindihan bakit nangyayari ito sa sitwasyon mo? Because sometimes things don't go the way you think they should go or the way you want them to go. At pag nangyari ito, disappointment tries to dig deeply into the soil of your heart, where discouragement can grow. And most of the time, you feel defeated. But you try to remain positive. Alam mo yun, yung nahihirapan ka pero pinipilit mo na lang yung sarili mo na unawain ang mga bagay-bagay pero nahihirapan ka talaga at ang ginagawa mo na lang ay manampalataya at magtiwala sa Panginoon. But saka ang katotohanan, nasasaktan ka at hindi mo alam ang gagawin mo. Every time na dumadaan sa atin to, always remember that a setback is a setup for a step up. Uulitin ko. Every time na dumadaan sa atin ito, always remember that a setback is a setup for a step up. Ito ay set up lamang para mag-step up tayo. Kaya lang, ang katotohanan, masakit. Ang katotohanan, hindi mo alam kung ano talaga ang nangyayari. Now, pag sinabi kasing setback, it is something that happens that delays or prevents process from developing. Or setbacks may appear delays or denials. Yung parang, ano ba to, ang tagal ng ganito, hanggang kailan ba ako ganito? O kaya, wala nangyayari sa buhay natin. O kaya nakakaranas tayo ng habang nasasaktan ka kasi, habang nagkakaroon ng sugat, habang parang hindi maganda yung nangyayari sa iyong paligid, eto na to. Nakakaramdam tayo ng ganito, eto na yung mga setbacks natin. Ulitin ko, ang setbacks may appear delays or denials. Yung parang wala nang nangyayari, wala ka nang maintindihan, nasasaktan ka, at minsan, talagang hindi nangyayari yung mga bagay-bagay na inaasahan mo sa buhay. This is the story of Habakkuk. Ito ang kwento ni Habakkuk. Ito po yung pinakamahabang book sa Bible. Habakkuk, hindi po. Yung pangalan lang niya yun, mukhang mahaba. Pero napaka-ikli po nito. Member siya, nakasama po siya sa minor prophets.
Okay, actually, sa kalagitnaan yata ito ng Nahum sa Zephaniah, yung Habakuk. Actually, yung Book of Habakuk, marami pong mga nag-expose dito, maraming gumawa ng libro, at lagi nilang inihahalin tulad itong Habakuk na ito sa high places. Nasa mababang, they were in the lowest ebb of their nation, of their lives, of their spirituality. Pero nakikita doon yung pag-angat pa rin nila. Pero mo, binababa ka, nasa mababang point ka ng yung buhay, ng yung sitwasyon, ng yung emotion, ng yung kaperahan. Pero pilit silang inaangat ng Panginoon. High places. Habakuk's story provides great insight into how we can choose God even when things look bleak. And Habakuk asked the same questions that many of us have asked God. Nagtanong si Habakuk ng isang ng mga tanong na kung saan marahil maraming mga tao ngayon na nanonood dito na naging tanong mo na ito sa iyong buhay. O narinig mo na rin na tinanong ito ng Panginoon, na tinanong ng mga tao sa Panginoon. O kaya maging sa kanilang sarili. Okay, pakita ko po muna yung background nitong Habakuk na ito. Chapter 1, verses 2 to 3. Nakalagay dito, "How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Setback. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Or cry out to you, violence, violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing, bigat?" Nakakaramdam siya, pray siya ng pray, tapos parang kabaliktaran yung nangyayari dun sa prayer niya, o kaya parang walang nangyari. So naguguluhan siya ngayon, di niya na maintindihan eh. Kulang na lang, may kumanta sa kanyang, "Kung wala ka nang..." Ito yun. Bago pa man natin narinig ito, nangyari na sa kanila. So how many of us felt like this before? How long? How long ako magiging single, Lord? Nagsipag-asawahan na silang lahat. How long magiging ganito yung finances ko, Lord? How long tatagal itong pandemic na ito, Lord? Wala po kaming pang-internet. Di po maka-enroll yung anak ko. How long? Naiirita na ako sa face mask na to. Naiirita na ako sa alam mo yon, sa social distancing. Mahilig ka pa naman sa PDA. Lord, how long? Hanggang kailan? Alam nyo, sumagot si Lord dun eh. Actually, the Book of Habakkuk is a dialogue between a man of God and God Himself. Sagot si Lord ngayon sa verse 5. "Look at the nations and watch," sabi niyang ganun, "and be utterly amazed, for I am going to do something in your days that you would not believe even if you were told." Biruin mo. Kagawa ako ng kamangha-manghang bagay na halos hindi ka maniniwala kahit sabihin ko sa'yo. Minsan kahit na nung preaching, pag nasasaktan ka, o kaya kapag may hindi magandang nangyayari sa paligid natin, na parang taliwas dun sa ipinapanalangin natin, nahirapan tayo naniwala. Actually, sa verse 6, nakalagay dun yung ginawa ng Panginoon. "I am raising up the Babylonians, the ruthless and impetuous people who sweep across whole earth." Wawalisin itong mga Babylonians na ito. Ang buong mundo. Actually, ginamit kasi ni Lord itong pagan nation na ito as an instrument to punish them. Kaya di niya maintindihan, bakit itong kaaway namin ginagamit mo, Panginoon? Bakit itong pumapatay sa amin? Parang hindi mo naman dinidinig yung panalangin namin, Panginoon. So the Book of Habakkuk was written against a backsliding nation. Kaya siya sinulat. It was written about judgment and unbelievable hardship. It was written during the time when Jehoiakim, king of Judah, led the people back into idolatry and apostasy. Backsliding. Nilid niya yung mga tao sa pagbabackslide. Habakkuk is like Job. He argues his case
But in the end, he realizes that God is not to be worshipped merely because of temporal, material, and physical blessings of life, but simply for who He is. Ang Diyos ay hindi lamang pala sinasamba sa panahon na masaya ka. Ang Diyos ay hindi lamang pala sinasamba sa panahon na meron ka. Ang Diyos pala ay sinasamba kung sino siya. Kung sino siya. Yun ang naunawaan ni Habakuk dito. Actually, ang keyword ng Book of Habakuk ay although and yet. Hapansin nyo yan. Madalas binabanggit, although and yet. Habakuk is saying, although I don't understand all that is happening, yet I will never lose hope. Dumating na ba yan sa panahon ng buhay mo na kung saan hindi mo maintindihan, Lord, rapang po talaga ako eh. Lord, ganito po talaga eh. Yet I will never lose hope. I will never turn my back sa iyo, Panginoon. How long? Hanggang kailan? Actually, minsan hindi naman to talaga ang tamang tanong. At hindi rin sasagutin niya ng Panginoon na halos. How long? Minsan kasi, gusto natin lumabas sa isang sitwasyon na ayaw pala ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na lumabas tayo doon. Gusto ng Panginoon, lumago tayo doon. At gusto ng Panginoon, doon tayo magtagumpay sa sitwasyon na yon. Pero mo, gusto mong graduate, kaya lang sabi mo, Lord, labas mo ako sa testing na ito. Paano ka gagraduate? Paano ka papasa? Napansin natin, minsan taliwas yung prayer natin sa kagustuhan ng Panginoon, but ilalagay tayo ni Lord sa isang sitwasyon para mangyari yung kanyang magandang plano. At minsan kasi, when trouble grows, character shows. Makikita yung tunay na tayo dun sa panahon na yon. Okay? Now, how to step up when we are experiencing setbacks? Paano ka mag-step up, Habakuk? Papakita ko sa inyo mamaya. Step up, high places. How to step up when we are experiencing setbacks? So open your Bible with me in Habakuk chapter 3, verses 16 through 19. Habakuk chapter 3, verses 16 through 19. I heard and my heart pounded. Kasi binanggit na ng Panginoon, eto execution ko. Eto gagawin ko. Wawalisin itong mga taong ito. Nitong mga Babylonians. Pinakita na ng Panginoon yung pagdadaanan nila. Ang hirap nito. Minsan, mas maganda pa hindi mo nakita eh, no? Kapag lalo pag mahirap. Pag blessing, oo, sarap. Pero pag alam mong dadaan ka dito, parang ako dati, nahihirapan ako. Yung inaalala ko pa lang, naku, may mat dito. Naku, ito yung teacher ko. Ang hirap, buti sana, hindi mo na lang nalaman eh. Kaya lang ito, binigyan ng preview ni Lord eh. Binigyan ng preview ng Panginoon. Ay, ito na ngayon, verse 16. I heard and my heart pounded. My lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. Yet, I will wait patiently for the day of calamity to come on the nations invading us. Verse 17, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Verse 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. Ito na, that enables me to tread on the heights. That enables me, ganda na ito mamaya sa ending natin, that enables me to tread on the heights. Ano ang pinakatamang gawin sa panahon na hindi mo na alam ang iyong gagawin? Ano ang pinakatamang gawin sa panahon na hindi mo na alam ang nangyayari, nalilito ka na? Ano ang pinakatamang gawin lalo na kung wala ka nang maintindihan? Anong gagawin mo? Join me in our message today entitled Step Up. Step Up. How to step up in times of setbacks. Kapag nakakaranas tayo nito, mukhang may delay, mukhang may denial, may pain,
tayong nararanasan, paano ka aakyat? Paano ka lalong mapopromote? Paano ka lalong magtatagumpay? How to step up in times of setbacks? How? Number one. So lahat ng ready dito, mag-type ka ng amen o kaya mag-i-click mo yung heart dyan o ano man, maklik mo dyan na maganda-ganda. Okay? Number one. How to step up in times of setbacks. Verse 16. I heard and my heart pounded. My lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nations invading us. How to step up in times of setbacks? Number one, remain in the Lord. Remain in the Lord. Yet I will wait patiently. Sabi niya, mananatili ako kay Lord. Kahit na ako'y natatakot, knowing that He is on time. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Mananatili ako sa Kanya. Actually, sinabi doon, I will wait patiently. Wait patiently. That's why yung ginamit po na Hebrew word dito, actually, nahihirapan yung ibang mga translators dito. Actually, ginamit kasi ay nuwak. Itong nuwak na ito, ang ibig sabihin ay to remain, rest, settle down. I will wait patiently. Okay? I will wait patiently. Nuwak. Kaya nga po, ang ganda ng pagka-translate din dito sa Easy English Bible. Sabi dito, I listened to this and I was very afraid. My lips shook with fear when I heard the sound. Nangyari ba to sa atin ngayon? Kung nakikita mo, pataas ng pataas yung may COVID, daming namamatay. Bukod dun, pamira, nauubos na yung pera mo. Tapos yung iba, nagsipagtanggalan sa trabaho. May downsizing na nangyari sa mga companies eh. Napansin natin yun, tapos nauubos na yung mga, alam mo yon, yung mga pinamigay sa atin, yung mga ayuda, kung ano-ano man na nangyari. Kinakabahan ka na ngayon. Kinakabahan ka na. My lips shook with fear when I heard the sound. My bones became weak. My legs would not let me walk. But I will be, ganda na itong transition. But I will be patient. I will wait for the day of trouble that will come. Yes, punishment will come to the people who are attacking us. When things are seemingly not going on your side, remember this, that always choose to side with God. Always choose to side with God. Ang problema kasi ng iba, kapag ganito na yung nangyayari, tumatalikod na sa Panginoon. Lumalayo na sa Panginoon. Nawawala na sa Panginoon. Pero siya, although ganito yung nangyayari, although weak ako, although nangihina na ako, napangihina na ako ng loob, yet I will wait patiently. I will nuwak yung ginamit dito. I will remain, I will rest, I will settle down. Sinabi dito ni Habakuk. So, but what does remaining means? Noong pinag-aaralan ko po itong maigi, ano bang ibig sabihin mag-remain sa Lord? Madami namang ganito, di ba, yung nakay Lord, pero parang wala naman nangyayari. What does remaining mean? So number one, first, remain and wait. Remain and wait. Tingnan niyo po itong passage. Nakalagay dyan, my bones became weak, tapos, but I will be patient, I will wait. Sabi niya dito. Remain and wait. The best thing to do in times of weakness is to wait. Sa panahon ng kahinaan mo, huwag kang tira ng tira at gawa ng gawa sa sarili mong desisyon, maghintay ka kaysa sumemplang ka. Napansin natin yon. Magda-drive ka, hindi ka naman marunong mag-drive. Kaya lang, kating-kating ka na. Napansin natin yun, madidisgrasya ka ngayon. Kaya marami na disgrasya. Therefore, kapag nangihina ka, maghintay ka. Pag alam mong weak ka pa, maghintay ka. Importante kasi yung stability sa isang tao. Napansin natin yon. Sabi ko nga, kapag pipili ka ng mga kapartner mo sa buhay, tignan mo yung stable. Stable emotionally. Baka magpatayan lang kayong dalawa. Stable financially, hindi ko sinasabing mayaman. Yung kayang gumawa ng paraan.
Napansin natin yun, hindi ka kasi mabubuhay sa puro I love you. Nakakagutom din yan, kahit sabihan ka pa ng 1 million na I love you, pag kumukulo na sikmura mo, at nagngangangaw-ngaw na yung mga anak mo, pati mga bulati mo at dragon sa tiyan. Wala na, hindi mo na maintindihan yung word na I love you. So importante yung stability. So kapag nangihina ka, maghintay ka. So when I am weak, I will wait. That's the secret. Hindi yung ang hina mo na, tira ka pa ng tira, sisimple lang ka talaga. Wasak yung buhay mo. When you're weak, wait! Yung iba kung, ito matindi, yung iba kung kailan mahina, doon tumitira. Patay ka ngayon. Doon ka magkakamali. Doon ka makakaranas ng iba't ibang mga semplang sa buhay. Kapag alam mo ang sarili mo, weak ka pa at hindi mo alam. Hambira, huwag ka agad, banat ng banat. Kapag mahina ka, maghintay ka. Huwag kang gagawa ng ikawawala mo kay Lord sa panahon na naguguluhan ka at nahihirapan ka. Huwag kang gagawa. Kaya sabi niya dito, my bones became weak, but I will be patient, I will wait. Hintayin ko kilos ni Lord. Hindi ko pangungunahan ng Panginoon. Hindi ko pangungunahan ng Panginoon. Huwag kang gagawa na ikawawala mo kay Lord. Huwag kang gagawa na ikababagsak mo. Weak ka nga eh. Alam mong di ka makalakad, tumira ka pa, patay ka ngayon. So pangalawa, napansin ko lang, ang pananatili sa Diyos ay hindi lamang simpleng paghihintay. Di ba? Una, remain and wait. Napansin ko, pangalawa, remain and rest. Kaya nga yung Hebrew word na ginamit dito ay nuwak, ang ibig sabihin, rest. Kaya nga sa New Living Translation, ang ginamit naman nila doon ay I will wait quietly. Ha? I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invade us. Kasi hindi ito waiting, at the same time murmuring. Kasi maraming mga tao naghintay nga, angal naman ang angal. Napansin natin yon. Kaya rest, quiet, yung binanggit dito. Hindi sinabing di nagsasalita eh, kasi yung iba nagmumurmur eh. Naghihintay nga, puro ka naman angal. Ang sakit sa tenga. Yung ginagawa. But I will wait quietly. Nagre-rest siya. Doon sa sinabi ng Panginoon, nagre-rest pa rin siya sa pananampalataya niya sa Panginoon. Ulitin ko, hindi ito waiting and murmuring at the same time. Ito ay remaining and resting at the same time. Yung nanatili ka, pero nag-rest assured ka na makikilos ang Panginoon. Hindi yung murmur ng murmur. May tendency kasi na kung saan ka pahaba ka. Yung iba kasi naghihintay nga, nandiyan nga, pero ano ba ito? Haba naman ng pila. Ano ba ito? Ba't ganito? Ano ba ito? Ba't ganito? Mamaya, nasisira na yung mindset mo. Mamaya, nag-iiba na yung pakiramdam mo. Naghintay ka nga, angal ka naman ng angal. Anong natutuhan mo? Anong ikinalago natin doon? So remaining and resting at the same time. Again, when things are seemingly not going on your side, always choose to side with God. Remain in the Lord. Kung gusto mong step up dito sa mga setbacks na ito, remain in the Lord dahil walang magandang mangyayari sa pagtalikod sa Diyos. Lalo na sa panahon na nangyayari sa atin ito. Walang magandang mangyayari kung haharap ka lang sa iba. Kung gagawin mo lang yung nais mo sa buhay, walang magandang nangyari kahit kailan na tumalikod ka sa Diyos at kinalimutan mo ang Panginoon. Kaya yung sinasabi, mukhang masaya naman, mukha lang masaya yan, pero disaster yan. Kasi pinakamaganda na napangyayari sa buhay ng isang tao ay yung manatili siya sa Diyos. Yung manatili siya sa kamay ng Panginoon. Remain in the Lord every time hindi mo alam ang yung gagawin. Remain in the Lord, remain and wait, remain and rest sa Panginoon. Pangalawa, so yun ang mga techniques para makapag-step up tayo. Remain in the Lord, kasi yun ang napaka-importante. Paano ka makaka-move on? Paano ka makakabangon? Eh wala ka sa makapangyarihan kamay ng Panginoon. Paano mararanasan yun? Eh wala kang power. Wala kang power against the enemy. You don't have a power against yourself. Wala talaga mangyayari. So you have to remain in the Lord. Hintay-hintay sa ginagawa ng Panginoon. Instead na mag-murmur, mag-worship ka sa Panginoon. Instead na mag-murmur, alam mo yon mga kapatid, turuan mo yung sarili mo na magbanggit ng mga bagay-bagay na makakatulong sa iyo. Actually, ang ganda nung pangalawa dito, Habakuk chapter 3, verse 17. Ganda yung binanggit niya. Yet I will, di ba sabi niya kanina, I will wait quietly, I will wait patiently for the coming
day when disasters will strike the people who invade us. Pagdating ng verse 17, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. How to step up when we are experiencing setbacks? Number one, remain in the Lord. Number two is rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. How to rejoice in the Lord? First, choose to be happy. Choose to be happy. Napansin natin to, binanggit niya, wala. Although walang ganito, sa verse 17, walang ganito, there are no, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. Yet I will choose to be happy. Always remember this, that happiness is a choice. Piliin mong maging masaya. Piliin mong maging masaya. Though there are no, yet I will rejoice in the Lord. Kahit kapos na, uubos na, piliin mong maging masaya. Totoo naman, kapos na. Totoo naman, nararanasan mo ito, pero ba pwede mong piliin maging masaya? Huwag mong hayaan na mawalan ka ng dahilan ng iyong kagalakan. Huwag mong hahayaan na mawalan ka ng dahilan ng iyong kasiyahan. Because the moment na mawala na ang kagalakan, ang kasunod na niyan ay katapusan. The moment na nawala na yung kasiyahan mo sa isang bagay, tinatapos mo na yung isang bagay. Kapag hindi ka na masaya sa isang bagay, binabasura mo na siya. Kapag hindi ka na masaya sa isang bagay, tinatapon mo na siya. Pag hindi ka na masaya sa isang bagay, binabaliwala mo na siya. Ginagawa mo na siyang basahan. Kapag hindi ka na masaya sa luma mong bagay, o kaya nakikita natin na parang mayroong bago, iniiwan mo na. Kapag hindi ka masaya sa isang tao, madali mo siyang ibasura eh. Kasi hindi ka na masaya. Kapag hindi ka na masaya sa mga bagay na nai-enjoy mo dati, bigla mo na lang iiwan, itatapon, bigla mo na lang siyang babaliwalain. Napansin mo kapag hindi ka na masaya sa pag-aaral mo, iiwanan mo na siya, magda-drop ka na, hindi ka na pumapasok. Napansin mo kapag hindi ka na masaya sa iyong relasyon, bibitiwan mo na siya. Napansin mo pag hindi ka na masaya sa trabaho mo, kung hindi ka malilate, mag-a-undertime ka. Napansin mo kapag hindi ka na masaya sa mga ginagawa mo sa buhay, ang dali mong ibasura ang mga bagay-bagay. Kapag hindi ka na masaya na mabuhay, tinatapos ang buhay. Nagpapakamatay ang isang tao. Pag hindi na siya masaya kay Lord, iiwan niya ang Panginoon. Ganun kadaling magbasura. Ganun kadaling bumitiw ng isang bagay kapag nawala na ang kagalakan. Kaya ngon yung si David ay gusto niyang makabalik sa Panginoon. Isa sa pinakamatinding panalangin niya, restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Gusto mong makabalik, gusto mong makabangon, gusto mong kayanin ang mga bagay-bagay. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. So choose to be happy. Piliin mo laging maging masaya. Maghanap ka ng kung saan ikasasaya mo. Gumawa ka ng isang bagay na kung saan magiging masaya ka. Kaya lang, second, napaka-importante ito. Make God the source of your happiness. Kasi naman, gusto kong maging masaya. Eh, ang tao pa naman, pag gusto makalimot sa problema, kung ano-anong ginagawa. Kung ano-ano ang pinupuntahan para lang maging masaya siya. Pangkaraniwan sa mga tao. Dati, ganun din naman yung, meray, yung buhay mo. O yung buhay ko, ganun. Kapag may problema, iiinom. Pag may problema, makikipag-away. Pag may problema, gagawa ng mga bagay na kung saan hindi kanais-nais, hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Kaya lang ang problema, parang nag-band-aid solution ka lang. Tandaan natin, si Lord hindi pang band-aid yan. Si Lord pang gamot. Si Lord pang buo, hindi patsi-patsi, si Lord magpagaling. Napansin natin yung kaya lang minsan binaband-aid solution natin. Kaya lang, napaka-importante nito that make God the source of your happiness. Kasi baka kung saan ka pumunta, baka kung ano yung gagawin natin. Kaya sinabi sa verse 17, though the fig trees does not bud, there are no grapes on the vines, though the olive crops fail and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, no cattle in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in my cell phone, in the grocery, I will rejoice in the mall, I will rejoice in my jowa, I will rejoice
Dito sa mga bagay-bagay na ito, I will rejoice in this movie, yet I will rejoice in the Lord. Why? Ang source ng happiness, ang source kasi ng kagalakan niya ay hindi tao. Ang source ng kagalakan niya ay hindi tao, hindi hayop, hindi rin bagay. Subukan mong ito ang gawin mong source. Hayop. Subukan mo maging source ng kagalakan mo yung tuta mo. Subukan mo maging source ng kagalakan mo yan. Although hindi masama yun, ha? Sinasabi ko, source, pinanggagalingan. Subukan natin maging source yung tao ng kagalakan natin. Subukan natin maging source yung hayop. Subukan natin maging source ng kagalakan natin yung hayop, yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Gawin mong source yan ng happiness mo for sure. Lagi kang magiging sad. Babagsak ka lang. Why? Kasi hindi pera ang dapat na maging source natin. Bakit? Dahil ito'y nawawala. Hindi tao. Why? Kasi hindi sila perpekto. Hindi bagay. Dahil ito'y nasisira. Subukan mong maging source yung mga bagay na mawasak. Subukan nating maging source ng kagalakan natin yung mga bagay na nabubulok. Subukan natin maging source yung mga bagay na limitado, kapatid. Kapag yan ang naging source natin at nawala yan, yan naging source natin, sumablay yan, kapatid. Sama kang babagsak. Sama kang hindi makaka-move on. Kasama kang mawawasak dyan. Hindi ko sinasabing hindi tayo sasaya sa mga bagay doon, but don't make it the source of your happiness. Every time na may setback tayo, every time na nalulungkot ka, huwag kang pupunta, kapatid. Huwag mong gagawing source ng kagalakan mo ang tao, ang bagay, ang hayop, o anumang bagay na kung saan limitado at nawawala. Make the Lord the source of your rejoicing, the source of your happiness, the source of your joy. Kasi mawala na ang lahat. Mawala na ang bagay, mawala na ang hayop, mawala na ang tao. Si Lord hindi mawawala. Mawala na ng dahilan ng mundo para magsaya ka. Pero hindi ka mawawalan. Mawala na ang mundo ng dahilan para maging masaya ka, pero hindi ka mawawalan ng kagalakan kapag ang source ng kagalakan mo walang iba kundi ang Panginoon. Hindi ko sinasabing di tayo nalulungkot. But kapag hindi si Lord ang source ng kagalakan mo, hindi ka na magiging masaya. Nang tunay. Habang buhay, puro fake na happiness lang. Puro fake. Karamihan na mapupunta sa impyerno, naging masaya sa mundo, di ba? Sa kasarili nilang kagustuhan. Pero fake ang lahat ng bagay. Dahil ang ending nun, matinding kalungkutan. Kasi ang naging source ng kagalakan. Napansin mo, subukan mong gumamit ng magandang cellphone. Napansin natin, sino sa inyo bumili ka niya, tapos biglang nasira. Yung bagong-bago yung cellphone mo, tapos nabagsak, bagsak din yung kalooban mo, di ba? Yan sabi ko, pag nakakapit ka sa hindi perfecto, pag nakakapit ka sa limitado, pag nakakapit ka sa masisira, pag bagsak, bagsak din kalooban. Sino sa inyo naramdaman, pag bagsak, pati kalooban mo bumagsak? Pagbagsak ng kabibili mong iPad, laptop, oh, grabe, napakamatay na ako. May kakilala nga ako na wala lang ng cellphone, magpapakamatay na eh. Namansin natin yon. Sumasama ka. Namansin natin. Kaya sinabi, napaka-importante na maging source ng happiness natin kay Lord kasi alam niya yun eh. Alam niya kapag naging source ng happiness mo lamang ay anak mo, minsan, una masaya ka, but time will come that you will be disappointed because he's not perfect. She's not perfect. Kapag source lang ng kagalakan mo, yan jowa mo, hindi yan perfecto. Kahit na gaano kaganda, gaano kapogi yan, paano kapag nakita mo na yung kahinaan? Paano kapag nakita mo na yung hindi magaganda? Bagsak ka rin. Kasi yun naging source ng happiness natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, huwag magiging source ng dahilan natin para nabubuhay ng kagalakan natin ay yung mga bagay na nandirito sa mundo na nasisira. Kasi pag nasira yan, wasak ka. Sino po sa inyo, kabibili mo ng kotse tapos nagka-scratch? Yung mga nakabili dito ng brand yung sasakyan, yung first scratch ng sasakyan mo, sakit! Parang gusto mong isole eh. Napansin natin yun, isang napakaliit lang na scratch no, napakanipis. Napansin natin, napapansin nyo po ba yun kapag nandoon yung puso natin sa isang bagay at biglang nangyari yun, dumadamay tayo. Nadadamay tayo, bumabagsak din. Nasugatan yung kotse mo, nasugatan yung cellphone mo, masusugatan din yung puso mo. Natural talaga yun. Kasi mahalaga sa'yo eh. Kaya nga dapat source ng happiness natin ang Panginoon. Kasi although nagpapasalamat tayo kay Lord doon, pero kapag source ng happiness natin ay bumagsak,
Pero isipin mo, hindi Lord, ikaw naman nagbibigay eh. O di, baangon ka na agad. Nakabalik ka na agad. Napansin natin, Lord, ikaw naman nagbibigay ng buhay eh. Lord, ganito naman ang gagawin mo eh. Napansin natin yon. So napaka-importante, that's how to rejoice in the Lord. Napaka-importante kapatid, matuto tayong nagawing source ng kagalakan natin ang Panginoon. Actually, the Hebrew word used here for rejoice, ganda nito is alas. The Hebrew word used here for rejoice is alas, meaning to jump for joy because of triumph. Hindi to jump for joy because of new things, new car, new jowa, hindi ganon. To jump for joy because of triumph, yun yung word na rejoice na ginamit dyan na alas. Ibig sabihin, ito yung kagalakan na dulot ng pagkapanalo. Yung nagalak ka kasi nanalo ka, yun yung ginamit na word dito sa rejoice. Sa makatawid, ngiting tagumpay. Ano ibig sabihin nito? Third, you must learn how to feel the glimpse of victory. That's how to rejoice in the Lord. You must learn how to feel the glimpse of victory. Ibig sabihin yan, damhin mo ang nararamdaman ng isang taong matagumpay. Kasi hanggat hindi mo nararamdaman yan, baka hindi ka lumaban. Napansin mo yun? Ang sarap lumaban. Isipin mo muna, ay ganito pala magtagumpay. Ang sarap. Grabe, magkakaroon ako niyan. Kapag nagnegosyo ako, grabe. Napansin natin? Grabe, ganito mangyayari sa akin. Ganito yung premyo. Ah, grabe, ganito yung mangyayari sa future ko. Napansin natin? Pag inisip mo muna, nagkaroon ka muna nito, yung rejoice nito, itong alas na ito, alas mo to sa buhay. Yung glimpse of victory. You must learn how to feel the glimpse of victory. Yung nag-aaral ka, pero iniisip mo na, grabe, ano kayang feeling na makagraduate? Tapos naramdaman mo yun, hindi ka pa-graduate, pero gusto mo sagasaan lahat ng ano eh, ng mga pagsubok eh. Oh, sige na, nandiyan na yung exam. Oh, sige na, nandiyan na yung kahirapan. Pipilitin ko to kasi naramdaman ko yung tagumpay. Nakita ko kung paano, naramdaman ko kung paano yung sarap ng tagumpay. Napansin natin yung kahit nahihirapan ka sa isang bagay, sa isang tao, ligaw ka ng ligaw, wala nangyayari. Pero naiisip mo, grabe, ganito pala makasama siya habang buhay. Okay pala to, pambihira, kahit nahihirapan ka, tutuloy-tuloy mo eh. Napansin natin sa negosyo, sa buhay natin, pambihira. Pag naramdaman mo to, so you must learn how to feel the glimpse of victory. Alas! Yet I will rejoice in the Lord. Kapatid, kailangan ng ngiting tagumpay. Damhin mo ang feeling ng isang taong nagtagumpay. Ganito yung ginawa niya. Nahihirapan siya nun ha. Yet I will rejoice in the Lord. Akakayanin mo talaga kahit nahihirapan ka. Kasi naramdaman niya, ganito magtatagumpay, ganito ang tagumpay. That's how to rejoice in the Lord. Kaya nga ang ganda ng sinabi sa Easy English Bible in verses 17 and 18. Whatever happens, I will continue to thank God. If there are no flowers on the fig trees, if there are no grapes on the vines, if there are no olives on the olive trees, if there are no crops in the field, if the sheep are dying in the hills, if there are no cows on the farms, verse 18, I will still sing to thank the Lord. I will be happy because God is the one who makes me safe. Si Lord ang magpapasaya sa akin. Kahit wala na itong bagay na ito, kahit bumagsak yung cellphone ko, kahit nawala itong bagay na ito, kahit na nasira siya, eh nasisira naman talaga ang bagay-bagay. Kahit na iniwan ako, kahit na pinagtawanan ako, oo, masasaktan ako, but si Lord ang magpapasaya sa akin in the end. Si Lord pa rin ang magbibigay sa akin ng rason ng kagalakan. Ibig sabihin, alam ni Lord kung paano ka pasasayahin. Dahil expertise ni Lord na magpasaya ng kanyang anak. Always rejoice in the Lord. Tiyak makakabangon ka kapag ang tunay na source ng kagalakan mo ang Panginoon at hindi lamang yung mga no na yan sa buhay natin. Kapag may nag-no sa'yo, kapag may mga bagay na wala sa buhay natin, lagi mong iisipin, I will still sing to thank the Lord. I will be happy because God is the one who makes me safe. Si Lord ang kagalakan ko. Si Lord ang kasiyahan ko. Alam ni Lord kung paano ako pasiyahin. Alam ng Panginoon. So how to step up? When we are experiencing setbacks, number one, remain in the Lord. Number two, rejoice in the Lord. And lastly, verse 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet, ganda nito,
He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go. Ang tagal ko nang binasa nito, paulit-ulit siguro nabasa ko na itong Book of Habakkuk mga 15 times. Hindi ko napansin to. Hanggang nung pinagbulay-bulayan ko siya, lalo itong verse 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. How to step up when we are experiencing setbacks? Number 3. Rely on the Lord. Rely on the Lord. Actually, the Hebrew word for strength. Napansin nyo dito nakalagay. The sovereign Lord is my strength. The Hebrew word for strength here is kayil. Yung ginamit na strength dito is the Hebrew word kayil. Tatlong bagay, napaka-importante, huwag nating mamiss dito sa kayil na ito. The Lord, the sovereign Lord is my kayil. Ang ibig sabihin nun, the Lord is my ability. Pangalawa, the Lord is my army. Pangatlo, the Lord is my prosperity. Kayil, rely, the sovereign Lord is my kayil. He is my ability, kakayanin ko to. The Lord is my kayil, He is my army. Although tinalikuran ako at hindi kaya akong ipaglaban ng iba at hindi ko kayang ipaglaban ng sarili ko, the Lord is my army. He's the Lord of hosts. Ayaw ko ipaglaban ng Panginoon at nawawalan man ng iba, still the Lord is my prosperity. The Lord is my kayil. So rely on the Lord. Pansinin mong maigi yung mga statements niya. Dito, tingnan mo maigi. He makes my feet like the feet of a deer. Nung sinabi niya, the sovereign Lord is my kayil, the sovereign Lord is my strength. Tapos susunod na sinabi niya, He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Actually, yung deer na binanggit dito, hindi ko ito napapansin dati. Sinabi sa King James Version, the Lord God is my strength and He will make my feet like hind's feet. So dito, simpleng sa ibang translation kasi, simpleng the feet of a deer ang ginamit dito. But actually, ang ibig sabihin nito, hind's feet. Anong hind's yan sa King James? Actually, yung female deer, kasi yung ginamit dito sa Hebrew, hindi panlalaki na deer eh. Okay, yung Hebrew na deer kasi, ayala, yung ginamit dito, ayala. Hindi po yung lugar, hindi yung tao ah. Okay, hayop, yung binanggit dito. Ayala, itong ayalang itong ibig sabihin, female deer, at hindi ayal yung ginamit. Yung ayal kasi, male deer. Okay, hind. Pag sinabing hind, yan yung female deer. Okay, ayala. Pag sinabi kasing, yung male deer kasi stag. Okay, pag sinabing male, actually yung young deer, ang ibig sabihin nun, yung tawag doon, kid. Yung young deer. So what exactly is hind's feet? Bakit yun ang binanggit at hindi yung ayal, hindi yung male deer, hindi yung kid ang binanggit dito? Ano ang meron dito sa hind's feet na ito? Ano ang meron sa doe, a deer, a female deer? Ano meron doon? At ito ang binanggit. Actually, may kakaibang katangian ng hind's feet na kinumpara sa lakas na kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Actually, hind's feet are uniquely suited for scaling difficult rocky ground. Yung mga hind's feet kasi kaya niyan kahit napakababato, ang tindi ng paa nitong female deer na yan, nitong hind's feet na yan. A hind possesses a great leaping ability. Actually, 8 feet ang kaya niyang italon nitong hind na ito, 8 feet into the air, ganun kataas. Ang kayang italon nito, syempre pag may bato, itatalon niya lang yan, kakayanin niya. Okay ah, binanggit dito, He enables me to go to the heights. Napansin natin, hindi naman madali yan. Bato-batuhan yun ang kakayahan ng hind's feet. Kahit nababato, kaya niya yan, itatalon niya, ililiko niya, kasi kayang tumalon, 8 feet into the air. The strong muscles of a deer's hind legs also enables them to run almost 35 miles per hour. Ganong kabilis tong hind. 35 miles per hour or kaya 56 kilometers per hour. Sa atin, ang bilis, 56 kilometers per hour. So a hind is a female deer that can place her back feet exactly where the front feet step.
Sa pangkatangian nito, ng hind nito, kung nasa nag-step yung paa niya sa unahan, kayang abutin nun yung paa niya, ng paa niya sa likuran. Pag nag-step yung paa niya sa harapan, ganun din kayang abutin yung paa niya sa likuran. Ganun kabigat itong hind na ito. Ang ibig sabihin, kaya niya mag-turn doon sa mga sharp, yung mga sharp turns, kayang-kaya niya yon. Hindi siya basta-basta babagsak. Ito yon. May kakayahan itong hind na ito na kahit na mabato, kahit na mabilis ang takbo niya, 56 kilometers per hour, hindi siya sisemplang. Napansin natin kaya maraming tumataob na sasakyan, yung biglang liko mo ng ganon. Usually, pag liliko ka, ibabagal mo siya. Kasi liliko ka, pero itong hind na ito, kahit hindi siya magmiminor, itutuloy-tuloy yan, kaya yan ng paa niya. Kaya ginamit dito ng Panginoon, sabi niya, He will make my feet like hind's feet. So in times of danger, we are able to run securely and not get off track. Secure tayo, magpapatuloy tayo, hindi tayo mawawala. The hind is able to scale usually difficult terrain. At kaya niya mas mabilis na mahabol yung kaaway niya. Mas mabilis niyang makukuha yung gusto niyang makuha. It means that the moment we rely on God, He will give us the ability to traverse the rockiest situation of our lives naturally and fearlessly. Kakayanin mo siya. Mag-rely ka lang daw sa Lord. Magkakaroon ka ng tila baga paan itong hind na to. Hind's feet na ito. Itong female deer na ito. Na kung saan mas makakaya mong abutin kahit na mahirap ang sitwasyon ng buhay. Kaya binanggit dito, The Lord is my strength. He will make my feet like hind's feet. He enables me to go on the heights. Kahit na nahihirapan ako, kahit mabato ang sitwasyon, kahit na nasasaktan ako, aangat pa rin ako. Yan ang sinabi niya dito. Babangon pa rin ako. Managtatagumpay pa rin ako, mamamayagpag pa rin ako because the Lord is the source of my strength. I rely on the strength of God. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. So always rely on God. Always rely on God kasi kakayanin mo ang mga bagay-bagay. John 15:5, Jesus said, apart from me, you can do nothing. Kapag wala ako, wala kang magagawa. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, magiging fruitful ka. Kapatid, maaakyat mo yung mga bagay na hindi kayang akyatin ng pangkaraniwan. Lalo na pag nahihirapan yan, dyan yan nagkakasubukan eh. Pero makikita nila, although umiiyak ka, pero nagagalak ka pa rin deep inside sa Panginoon. Although sugatan ka, pero umaasa ka sa Panginoon, makikita mo na lang, kapatid, that God enabled you to go on the heights. God enabled you, makikita mo na lang, napagtagumpayan ko na siya. Pambira na sa akin na itong bagay na ito. Nangyari na sa buhay ko ito, the Lord is my strength, He will make my feet like hind's feet. Enables me to go on the height. Kapatid, marami tayong pwedeng asahan ngayong pandemic na ito. Marami tayong pwedeng asahan ngayong crisis na ito. Pero I challenge everyone who is watching right now, make God the source of your strength. Kay Lord ka umasa. Kay Lord ka umasa, kapatid, because He will never leave you nor forsake you no matter what. Sa panahon naman na nauubusan ka na, sa panahon man na napapagod ka na, kakayanin mo kapag si Lord ang source ng lakas mo. Makikita mo na lang, instead na bumalik ka, instead na nag-backslide ka, instead na nagpatiwakal ka, makikita mo na lang, naakyat mo na. He enables me to go on the heights. I believe in my heart that somebody right now is watching. God will enable you to go on the heights. Kala mo lang nasasaktan ka ngayon, pero yun pala way yan ng Panginoon. Set up pala yan ni Lord para mag-step up ka. Makikita mo na lang, may bago kang negosyo. Makikita mo na lang, kapatid, na na-promote ka. Makikita mo na lang, kaya ka pala nawala sa ganyang bagay kasi may bibigay si Lord sa iyo sa Panginoon na mas maganda. Makikita mo na lang na na-promote ka sa kabila ng yan at makikita mo lang napakabuti ng Panginoon. Paano ko kinaya yon? Si Lord lang naman ang dahilan ng mga bagay na yon. How to step up in times of setbacks? Number one, remain in the Lord. Ito kasi yung panahon na kung saan may tendency na tumaligo tayo kay Lord. Ito kasi yung panahon, sa panahon na nahihirapan ka na gumawa tayo ng sariling mga desisyon sa buhay. But I challenge everyone that the best place in the world
is in the hand of God. Hawak ka ng Panginoon. Yan ang pinakamaganda. At ang pinaka-worst na pwede mangyari sa buhay ng isang tao ay mawala. Magwala. Umalis sa kamay ng Panginoon. Second, rejoice in the Lord. Dalangin ko maging source ng kagalakan mo si Lord. Mawawala ang mga bagay-bagay sa mundo. But let me remind you and let me assure you that the Lord will remain forever. Sa panahon na wala nang maibigay ang iba, sa panahon na nasasaktan ka na ng iba, at sa panahon na wala nang magawa ang iba, si Lord may magagawa. At siya magiging reason kung bakit ka magiging masaya. Rely on the Lord. Kasi siya lang naman na kaya maging magbigay sa'yo ng sapat na lakas hanggang dulo ng iyong laban sa buhay. Let me end this message. Balik lang ako ng verse 1. Chapter 3 pa rin. Alam niyo po, bata pa ako sa pananampalataya. May mga kantang ganito dati. Pero bata pa ako sa pananampalataya. Actually, hindi ko naman siya naiintindihan. Pero nagsisink in sa akin tong word na ito. Chapter 3, verses 1 and 2. And I want you to listen to this very carefully. This prayer was sung by the prophet Habakkuk. Ano sinabi niya? Anong pinanalangin niya na inawit niya? Verse 2. I have heard all about you, Lord. I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, help us again as you did in years gone by. In your anger, remember mercy. Lord, kilala po kita. Alam ko po, Panginoon, na nawalan ako kung paano ka nag-provide. Alam ko, Lord, naranasan ko malungkot. Alam ko, Lord, kung paano mo ako si pinasaya. Naranasan ko na, Panginoon, na hindi ko alam ang gagawin ko. Pero tinulungan mo ako, Panginoon. Lord, I saw your amazing works. But today, Lord, in times of our deep need, help us again as you did in the years gone by, Lord. Ulitin mo po yung ginawa mo dati. Lord, kung paano mo ako sinalba, Lord, nung hindi ko na alam ang gagawin ko, nung wala na akong makain, nung nalilito na ako, nung sugatan ako, Panginoon, nung pinagtatawanan ako, nung wala na akong tiwala sa sarili ko, Lord, nung kinakapos na ako at hindi na ako makabangon, nandun ka, Panginoon, para saluhin ako. Nandun ka, Panginoon, para i-assure ako, Lord, help us again as you did in the years gone by. In your anger, Lord, may pagkakamali man kami, Panginoon, please remember to show your mercy. Today, naranasan mo na ba, kapatid, yung katapatan ng Panginoon sa iyo in the past? Alalahanin mo anong ginawa sa iyo ni Lord dati. Paano kanya pinagaling dati? Paano kanya pinalakas dati? Paano kanya ibinangon dati? Gagawin ulit yan ni Lord ngayon. I want you to close your eyes right now. Sino dito, kapatid, you are in deep need? Hindi ko alam kung ang pangangailangan na yan ay karamdaman. Hindi ko alam, kapatid, kung yung pangangailangan na yan ay kalakasan. Hindi ko alam, kapatid, kung yung pangangailangan na yan ay may kinalaman sa pinansyan. O kaya nahihirapan na ang iyong kalooban. Hindi ko alam. Pero alam ng Diyos kung ano yung deep need mo ngayon. Alalahanin mo lang, kapatid. Anong ginawang kilos ni Lord dati? Paano kanya ibinangon dati? Paano kanya binigyan ng kapayapaan dati? Paano ka naging masaya kay Lord dati? Anong kilos niya dati? Let me remind you, people of God. Let me remind you, you who's watching right now, that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung ang Diyos ay nag-save dati, si-save, kaya ka rin niyang i-save ngayon. Kung si Lord ay nagpatawad dati, kaya ka rin patawarin ng Panginoon ngayon. Kung si Lord nagbalik dati, kaya ka rin ibalik ni Lord ngayon. Kung si Lord naghilom ng mga sugat dati, kaya niya paghilumin ng mga sugat mo ngayon. Kung si Lord ay nagbuo dati, kaya ka rin buuin ng Panginoon ngayon.
Kung si Lord ay tinanggap ka dati sa kabila ng pagtalikod mo, pagkawasak ng buhay mo, kapatid, kaya ka rin tanggapin ng Panginoon ngayon. In this time of our need, Lord, help us again as you did in years gone by. In your anger, remember mercy. Kung gusto mong manumbalik sa Panginoon ngayong araw na ito, gusto mong bumalik, kapatid, kay Lord ngayong araw na ito, gusto mong magsuko ng buhay mo kay Lord ngayong araw na ito, maniwala ka, ginawa na yan ni Lord dati. Tumanggap ng mga hindi katanggap-tanggap. Nagpagaling ng mga may matitinding karamdaman. Nagbigay ng kapayapaan sa mga naguguluhan. Nag-provide sa mga taong kinakapos na ng matindi. Kayang gawin ni Jesus yan ngayon. Before tayo manalangin ng kung ano-ano mga bagay, kapatid, first surrender your life to Jesus. Give your life to Jesus. Mananalangin tayo, maikling panalangin, but make it your personal prayer. I can sense in my heart that the Lord is here right now, willing to accept you, willing to heal you, willing to save you today. Nalangin tayo. Make it your personal prayer, and I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my heart. Come into my heart. I surrender my life to you. I surrender my life to you. Today, today I admit that I am a sinner. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my only Savior. But I believe that you are my only Savior. Accept me today. Accept me today. Heal my past. Heal my past. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ngayong oras na ito, kapatid, may pinapagaling ang Panginoon. May tinanggap ang Panginoon ngayong araw na ito. Patawarin mo yung sarili, mag-move on ka, kapatid, ngayong araw nito. And I believe that the Lord will move right now. Naalala mo ba kung paano ka kinilusan ni Lord dati? Paano ka ibinangon ni Lord dati? Alalahanin mo ngayon, before I end, alalahanin mo ngayon yung pinakamatinding pagsubok mo dati. Alalahanin mo! Yung pinakamatinding kahihiyan na kinalagyan mo dati, alalahanin mo. Yung pinakamalalim na sugat na naranasan mo, alalahanin mo. At nandito ka pa rin ngayon? Kasi may Diyos na kumilos sa iyong buhay dati. Kaya rin yan gawin ni Lord ngayon. Ngayong oras na ito, I believe that the Lord will move in your life, in your house right now. Habakkuk said, in this time of our great need, help us again as you did in years gone by. And in your anger, remember mercy. Lord, nagkamali po kami, Panginoon. Lord, may mga supply kami sa buhay, but you are merciful. You are full of grace, God. Nagpagaling ka dati, magpapagaling ka ngayon. So Lord, right now, Lord, I pray for your healing right now na mag-flow sa kanilang mga tahanan. Ito sa taong ito, Panginoon, na nanunood, sumasamba sa iyo ngayong araw na ito, kagalingan ay dumaloy sa kanyang katawan ngayong oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kapayapaan ay dumaloy sa kanyang puso. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang provision na dumaloy sa kanilang tahanan. Lord, imit mo po ang kanilang pangangailangan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, alalahanin mo yung kapangyarihan ng Panginoon na kumilos sa iyo dati, kumikilos din yan ngayon. Come on. Just receive your healing right now in the name of Jesus. Kapatid, gusto kong maramdaman mo ngayon, kapatid, yung lips of victory. May pinagaling na si Jesus ngayong oras na ito. May pinalakas na si Lord ngayong oras na ito. May pre-provide na ng mga pangangailangan ang Panginoon ngayong oras na ito. Rejoice in the Lord. Balik sa Panginoon. Sandal ulit kay Lord, kapatid, ngayong oras na ito. Come on, just receive it right now. Just receive it right now. Healing flow. Strength right now. Let it flow right now. In the name of Jesus. Lord, kagalingan mo ay dumaloy sa kanyang buhay. Hindi mo man maintindihan ang nangyayari sa iyo ngayon, kapatid. May ginagawa si Jesus. May pinapagaling si Jesus ngayong oras na ito. Father, let healing flow right now. Meron dito matagal mo nang iniinda ang karamdaman na yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon.
Meron dito kapatid, nawawalan ka ng kapayapaan. Let the peace of God reign. He is the Prince of Peace, the eternal Lord of glory. Right now, receive the peace which transcends all understanding. Let faith arise right now in the name of Jesus. May kalakasan na binibigay ang Panginoon ngayong oras na ito. Gusto kong damhin mo, kapatid, ang nararamdaman ng isang taong nagtagumpay. Gusto kong damhin mo ang nararamdaman ng isang taong gumaling, ng isang tao, kapatid, na nakareceive ng pagpapala noong panahon na wala siya. The blessing of the Lord is coming right now. The blessing of the Lord, the peace of the Lord is here right now. It's coming. The healing is coming right now. Receive it right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Ikaw at si Jesus ngayong oras na ito. Kumikilos si Lord sa iyong buhay, sa iyong isip at sa iyong puso. Kumikilos si Lord sa iyong tahanan o saan ka man naroroon ngayong oras na ito. Rely on the Lord. Remain. Rejoice. Akyat kapatid, ahon, bangon. Oh, He will make your feet like hinds feet. May pinapalakas ngayon si Lord. Kanina hindi mo kaya, kahapon hindi mo kaya. Ito na ang lakas sa Panginoon na ipinibigay sa'yo. He will make your feet like hinds feet. He enables you to go on the heights. Bangon, ahon, kapit kay Lord ngayong oras na ito. Eto na kapatid, akyat kang muli. Arise, go up. Pagpatuloy mo buhay kapatid. Balik kay Lord. Mangarap kang muli. Kagalakan dumaloy sa taong ito sa pangalan ni Jesus. Kalakasan ay sumaiyo ngayong oras na ito. Pananampalataya ay patuloy na lumakas sa iyo ngayong oras na ito. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Lord. Although this is happening to me, yet I will bless the name of the Lord. Isa ngayong oras na ito. Come on, sambahin mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon ngayong oras na ito. The Lord is sending healing. The Lord is sending peace. The Lord is sending strength right now. Come on, worship the Lord wherever you are today. Just worship the Lord your God. Bangon, ahon, takbo ulit, lakad ulit. Meron dito lumalakas ngayon. Meron dito pinapagaling ka na ng Panginoon. Come on, lift up your voice. Let your worship reach out to God. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And really, He is our God and we are blessed this day. Amen. Tunay na napakadakila ng ating Panginoon at ito ang nagbibigay sa atin ng totoong kasiyahan. And then if we have the Lord Jesus Christ in our life, nandoon yung security, yung assurance ng ating kaligtasan. Amen. So, ang ating Panginoon ay patuloy po na kumikilos po sa bawat isa, however that we are in our different houses, home, family, kung nasaan ka man ngayon kapatid, patuloy na naranasan natin ang ating Panginoon at patuloy po namin na ina-acknowledge, especially po yung mga first-timer po natin dito. Kung first-timer ka po, pwede ko po mag-comment dyan ng new
At para po makakonect po ang mga usher, ang mga leaders po natin doon po sa inyo. At ina-acknowledge din po namin yung mga second timer po natin dyan, yung third timer po natin, at yung mga kasama po natin palagi dito sa ating online service ng Amazing Hope. At naniniwala po ako, ito ay gagawin po natin hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay may mga services po, okay, the whole week po. At let's support our online services. In our mid-service po, we have the Cutting Edge po every Wednesday night, 9 p.m. And then we have a Prayer Works every Friday po, 9 p.m. At every Saturday po, nandun po ang Youth Jam in 2 p.m. and our Kids Church. Okay, doon sa mga anak nyo po, meron po tayong Kids Church. Patinin nyo po sila doon. 5 p.m. po every Saturday. Amen? At naniniwala po ko na ang Panginoon po ay patuloy tayong sinasamahan at gusto ng Panginoon tayo ay nagtatagumpay. Amen? So let's pray. Lord, marami pong salamat sa ginagawa nyo, Panginoon, sa inyong mga anak, sa buhay ng bawat isa, that we continue to experience your greatness, your power, the salvation, Panginoon, yung totoong kasiyahan, Panginoon, na totoo, Panginoon, na sa iyo lang matatagpuan. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy, Panginoon, namin ito nararanasan dahil sa inyong kabutihan, Panginoon, sa inyong pagpapala, Panginoon, na kung saan ito po, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na namumuhay sa buhay ng bawat isa. At Lord, wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Tinataas po namin kayo sa aming mga buhay, sa aming mga ginagawa. Kapatid, if you continue to experience the blessing of our God, kung kaya mo iangat ang iyong kamay ngayon to receive this blessing, na every time na ito ay dinideclare ng lingkod ng ating Panginoon, just receive it and it will be yours. Mararanasan mo ang matinding tagumpay, mararanasan mo ang matinding pagpapala. Just raise your hand and receive this. People of God, sons and daughter, may the Lord bless you and take care of you. And may the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look in you with favor and give you peace. Lord, we receive this blessing in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. See you in our next service online. God bless. See you next Sunday. This is our time. This is our